ang ano niluto na binatang? Ginataang takbet. Ngayon naman po ay ang opo. Magigisa po kami ngayon ng opo. Ito po yung mga anger dance. Ayan po, konting kamatis, konting sip. Konti lang po yung taba. May baboy na konti kasi po kailangan healthy. Konti lang yung panglaman, panlasa lang. Umpisahin po natin ngayon sa pagbabalat ng opo. Kaso po, puro yung kutsilyo namin eh. Paano ba ito? Ano bang pala si Tita mo? Ganyan pambalat ng ano? Kasama ko ngayon ang aking anak na pangalawa. Pakilala ka na! Pakilala ka na! Jacqueline. Jacqueline. Wala yung aking bulilit dito. Busy-busyhan nandun sa taas. Ay nako, ang merienda ng aking chikiteng. Nakita niyo po yung merienda ng aking chikiteng? Alam niyo po kung ano yan? Yan. Nagsasawa na po kasi sila sa ulam-ulam eh. Kapag yan po, kanin na nilagyan ng gatas na Bear Brand. Yan po. Iba pa po yung iniinom, iba rin po yung inuulam. Inuulam po nila yung gatas na Bear Brand. Pagkalam ko kasi karamihan sa mga batang Pilipino, inuulam, pinapatak yung gatas na Bear Brand. Mas masarap po kasi yung tapakin eh, yung gatas na Bear Brand. Kaya, ayan, madalas po nilang inuulam yan pag nagsasawa sila sa mga ulam. Titimpla nila, lalagyan nila ng konting kape, tapos isasabaw sa ano, tatanungin niyo po yung bonso ko, anong paborito niyang ulam. Kape, sinasabaw sa kanin. Maraming gatas, konting kape, konting asukal, tapos haluhaluin, tapos lalagay sa kanin. Yun po yung pinapag-ulam nila kapag nagsawa sila sa ulam. Babalat na po muna natin. Mapuron po yung aking kutsilyo, mahirap magbalat. Balat. Wala yan, dito ang aking panganay. Kulit eh. Lagi akong tinuturuan. Tinuturuan ako kung paano mag-video kaya nagsusulong muna ako mag-video. Kasi pag nandito yun, ang kulit, kung saan tinuturo yung pag-video, ganito. Ay, nako. Yun na po yung nakasanayan ko eh, tumingin sa gitna. Hirap-hirap din magbalat pag puro yung kutsi. Pag nandun po kami sa bahay namin, kasi po ito po, hindi po ito ang bahay namin. At bahay po ito ng ate ko. Nandito lang po ako kasi may sakit yung ate ko. Tapos nung quarantine, nagpakasyon yung Tres Marias ko dito, kaya po nandito kami. Sumulat na rin ako kasi may sakit ang ate ko, walang mag-asika. So, hindi naman kutsilyo yan. Gamit yung mga kayo ato. Nagwasan po na ba yung kamatis? Nagwasan po na yata yun? Siguro. Ayun, nagwasan po na yun. Yan, tutulungan na ako mag-iwa. Dito. Maginawa na ng kamay. Kasi kahit magbabalat pa lang, kailangan nakahinawang kamay. Kasi didikit pa rin yung germs. Nung balik na tayo sa kwento natin dito kasi ang kulit eh, nakikwento ako. Nakikisingit. Hindi po, pag nagluluto po talaga ako ng upo, kadalasan lang pong sinasahod. Sinasahod ko. Sardinas. Kasi yun po yung nakasanayan ko sa mama ko yung nagsahod sa upo, sardinas. Isang sardinas. Marami po kaming pagluluto sa sardinas. Ginisang upo. Papaya. Basta madami. Lahat mga halos buhay. Mga niluluto namin sa sardinas. Lalo na nung lockdown. Araw-araw kami sardinas. Doon sa bahay namin. Kasi dito hindi po masyadong kumakain yung ate ko tsaka pamangkin ko ng sardinas. Kami lang po yung matakaw sa sardinas. No choice. Ganun talaga. Pag konti lang po yung budget, kailangan tudo-tudo yung tipid. Kasi kahit naman po may kita, inuuna ko rin po yung mga unang pagkailangan. Kaya nagiligan na po namin na madalas sardinas. Pero kahit nasa sardinas kami, palagi naman po kami nagugulay. Tapos pagka-karne naman, pinaka-paborito ko sa karne, sabaw. Kahit sa gulay, sabaw. Mahilig kami sa sabaw. Kaya nga, sinabawang gulay. Magpapaksa yung may sabaw. Pag mag-adobo, may sabaw. Oo, haba lang kasi gigisa lang naman yun. Kahit anong luto, may kunting sabaw. Kasi mas masarap talaga pag may sabaw. Kasi yun na po yung sinasabaw. Kasi hindi naman po itong tatlo po pong mga chikiting. Hindi po ito mahilig sa ulam. Hindi po masyadong kumakain maraming ulam. Kaya pag nagluluto po ako, sinasabaw-sabawan ko na lang para sinasabaw nila sa kanin nila. Ganun na lang po yung ginagawa ko. Kaya puro sabaw. Kaya pag nagluluto ako dito, nagugulat yung ate ko. Alam nila kung sino yung nagluluto kasi masabaw. Kaya pag dumating yung isang pamangkin dito, maalam ko kung sino yung nagluto nito. Nagluto ako ng ano yung niluto ko, shared tilapia. Tapos dumating yung isang pamangkin, kumain sila dito. Sabi niya, maalam ko kung sino yung nagluto nito. Si Tita. Kasi masabaw.
Tapos, hindi nakikita. Sayang naman. Hindi nakita yung ating pagdiriwa ng bawang. Kailangan kasi may effect, di ba yung... Sanay na yan? Sa araw-araw ba naman na pagluluto? Sanay na. Tapos si Buyas naman. Sa kiwa, hindi kasi mapurol yung ano eh. Ba't naman naputol yung ulo ko dun? Boy.
How to cook beans ang upo. Play mo nga, tingnan mo nga kung ano. Dali lang muna eh. Tapos umalis ka na dyan sa binibidyo ko, no? Kasi sinisigawan mo na yung video ko dyan. No? Miss Assistant! Mapat ka pa talaga YouTube, yung video ko, no? Search! Pa? Ay, balik mo na nga yung video. These are the top results. Hoy! Dapat ka talaga sa tapat na cellphone, no? Talaga? Sinisigawan mo pa yung ano ko dyan? Sinisigawan mo pa yung... Sige, sige, sige. Ah, mas malakas pa yung bunganga mo dyan sa video namin. Ayo,
yun? Sino pong hinahanap nyo? Sino kaya yun? Mahala mo pa talaga dyan sa ano ha? Sa gate ha? Paano makakabukas ng gate? Ayan. Tama. Pumunta na po lang namin papa dito kasi po ilang araw na po kami hindi umuwi. Kaya ito po, dito daw po siya matutulog. Ito po. Ang dilim. Hindi naman nakikita. Ang dilim. Ang dilim. Saan ba yun? Saan ba ilaw? Ang dilim naman. Madilim. Hindi naman po nakikita. Mamaya na lang po. Nasusunog na aking niluluto doon. Ayan. Tignan na po natin yung niluluto. Ka. Kumakulak-kulak-kulak na. Ayan. Lata. Hindi ko na po sinababan. Hindi na po sila mailing dito sa may sabaw. Ayan. Kukulo-kulo, ang ginisang upo. Ayan na po ang aking ginisang upo. Malapit na pong maluto. Bumili ang aking pamangkin ng manok. May itong manok.